Azzy Acosta. Aziel Gomez Acosta ang tunay niyang pangalan. Born and raised in Davao City. Ipinanganak noong August 7, 2004. Batang-bata. Pastor ang kanyang tatay. Kaya naman, biblical name ang pangalan na Azriel Gomez Acosta. Ang ipinangalan sa kanyang ng kanyang overseas Filipino worker na nanay. Azriel, biblical name ang ipinangalan sa kanya ng kanyang mga magulang. Tatay ang pastor, OFW ang kanyang nanay. May kapatid siyang lalaki na kasama niya sa buhay. Hiwalay ng mga magulang. Nag-aaral hanggang grade 12 nang pumutok ang Viva Max. Nung pandemic, nag-stop muna. Stop muna siya sa pag-aaral para magtrabaho dahil wala na siyang pamasahe. Pinasok ang showbiz para magkapamasahe, para magkapera. Hindi pa malaki ang kanyang Coco Melons. Unang Viva Max niya ang Sitio Diablo kung saan ay flat pa. Maliit pa ang kanyang Coco Melons. Nagustuhan ng mga mayayakman ang kanyang kaakit-akit na alindog. Inosente. Akit-akit, may karisma. Kaya naman binigyan ng pagkakataon ng Viva. At yun nga, launching movie niya, ang pamasahe. Medyo hango ito sa kanyang tunay na personalidad. Magandang babae. Inosente, pero mukhang laging walang pamasahe. Mukhang nagwa 1-2-3 kapag sumasakay. Kaya naman, kabahan na ang mga Viva Max Queen, AJ Raval, Angelica Kang, Ayana Misola, Eva Mendez, Rob Ginto. Kabahan dahil marami ang nagsasabing si Azzy Acosta na ang magre-reyna sa Viva Max. Panoorin siya sa mga pelikulang Sitio Diablo, Pamasahe, Suki, Selena's Gold, Sex Games, at ang latest sports drama na Hugot, directed by Daniel Palacio. Panoorin nyo ang behind the scenes ng Hugot sa vlog na to. Please subscribe for more behind the scenes and more films na magagawa natin sa Viva Max. And as always, thank you so much for watching. And the story goes like this. Goodbye. Paano ka na-discover ng Viva? Na-discover ako through modeling. Mm-hmm. Tapos, and nagbo-model-model kasi talaga ako dati. And then dream ko mag-artista. Pero di ko alam na magiging artista ako. Tapos, ayun na nga, yung designer, kakilala niya yung manager ko ngayon, si Tito Jojo Veloso. Tapos, ayun, nag-meeting sa Viva. Sabi niya, papakilala niya daw ako kay Boss Vic. Tapos, nagulat ako kasi ilang oras pala kami maghihintay para lang ma-meeting si Boss Vic. Kaya, sabi ko, ay, pag ako natanggap sa Viva, ano ko na, grab ko na yung opportunity. Ayun. Okay, siguro, ano, summary lang, paano ka nag-start sa Viva? Anong unang naging film, tapos saan ka nag-start? Ah, okay. Nag-start po ako sa movie ni Ayana Misola, yung remake na Ang Babaeng Nawawala sa Sarili. Nag-appear po ako doon as one of the models. Tapos, yung second, kay Direk Roman din, yung Sitio Diablo, partner kami ni Benz doon. At pinagbibidahan yun ni AJ Raval and Kiko Estrada and many more. Tapos, yung next ko, yung sa Ana, yung kay Direk Joey Reyes. Parang baguhang prosti, ganun. Probinsyana type. And then, next is Selena's Gold, yung kay Direk Mac Alejandre. Ayun yung una ko na kahit hindi siya kalakihan na role, pero malaki yung naging impact doon sa akin sa pag-i-start nang nalilinya na ako sa mga drama. Kasi, grabe, nahirapan ako dun umiyak sa ilog eh. And then yun, yung naging bridge ko yun para makapunta sa pamasahe. And then, mayroon kami mga shinut pa after ng pamasahe. Coming soon, Baliktaya, Suki, ayun, streaming na rin yung Erotica Manila today, January 27 pa. And then, abangan niyo ako dito sa Hugot. Kumusta naman yung love life mo? Gusto ko nga rin po sanang kamustahin kung meron akong makakamusta. So, wala po. Wala. May pag-asa ba si Gia Dorsey Benz?
Ay, wala, syempre. Ano, nakikita ko lang talaga sila as friends and co-workers. Jojowain o totropahin? Totropahin. Sirayo. May tanong kayo. Sirayo, may pag-asa ba siya? Wala, syempre. Bakit? Ba't ayaw mo pa? Ayun, ano, bata pa ako, tapos parang tingin, 19, tingin ko kasi malayo pa mararating ko, ayoko muna ng distraction. Focus lang muna. So, siya naman, ano lang yan, parang sakit. So, ano, message mo sa mga may gusto sa'yo na ano, artist? Manalig lang. Pag puti na lahat ng buhok ko, baka pwede na. Okay, last, isang hugot line from Asia Costa. So, yung sasagot ng bakit, ah. Okay. Ah, hugot line? Ano hugot line? Petaka ka ba? Bakit? Pahugot naman ng pamasahe dyan. Thank you, Idol. And as always, thank you so much for watching. And the story goes like this. Goodbye.